Hello everyone, welcome back to Kimmy's Vlog, and today's video is another review na naman yung gagawin natin. Yes, so nareceive ko po yung item kahapon lang at ngayon ko siya gustong gawa ng video para kung bibili man kayo is malaman nyo yung opinion ko pati sa item na to. Alright, so without further ado, let's get started. Alright, so first of all, I just wanna let you know na binili ko po siya sa Lazada at yung carrier po is Intrigo. Ayan po siya. So, I know mostly sa inyo kasi tumingin ako sa mga website or yung mga page ng Intrigo yung ganun. Bakit matagal do yung delivery ng Intrigo, which is naranasan ko din yan kasi 22 days before dumating tong item na to. So, tinanong ko yung delivery boy, bakit ang tagal nyo nangyari? Sabi ko sa kanya. Tapos, sabi niya daw, kaya daw matagal kasi daw yung Shopee is hindi na siya kumukuha ng ninja van para mag-deliver sa mga item nila. So, lahat-lahat talaga is inasa talaga sa Intrigo. Kaya ganun. So, yung hindi lang shopping gumagamit ng Intrigo, pati yung Lazada, diba? So, yun yung rason ng delivery boy. Kaya daw matagal yung delivery nila. So yun, iwan ko lang kung totoo. Pero yun yung kasagutan na nakuha ko dun sa delivery boy na tinanong ko kahapon. So na-clear yung mind ko. Alright, so ito po yung item guys. Ayan, so nakasilid po siya dito sa maliit na box na to. Ayan, so meron siyang plastic. At made in China siya, tsaka 240 ml or millimeter. So, ito po yung pinakahihintay natin. Ayan. So, pwede po siyang gawin keychain. Ito po yung pinakamalaki na collapsible na baso na pwede mong mabili. Binili ko po siya, guys, kasi kapag pupunta kasi ako sa boarding house namin, yung old boarding house ko, is wala akong baso dun. So, nahihiya naman ako na manghiram ng baso ng iba, di ba? So, ayun. So, binili ko siya for personal purposes talaga. Ayan. So, ito siya. Ayun. So, again, 240 ml siya. At saka, kung lalagyan mo siya ng tubig dito, is kasing laki lang siya ng cup kapag mapuno siya. Ayan. So, yung nagustuhan ko dito kasi handy lang siya. Tapos, pwede mo lang siyang ma-collapse na kagaya nito. Tapos, pwede mo na siyang i-close. Diba? Tsaka dalhin sa bag. At tsaka mag-travel or mag-hiking kung saan together with your family or friends. Sobrang handy niya lang talaga. Yan yung nagustuhan ko. And so, another comment ko dito, yung positive feedback ko is hindi siya madaling masira. Kasi hindi naman siya sobrang nipis talaga na paggagawa. Ayan. Hindi siya sobrang nipis, pero hindi rin siya sobrang kapal. Sakto lang. At saka kung hahawakan mo siya, is hindi siya mabigat. Ayan. So kung ilalagay mo siya sa bag mo, hindi talaga siya yung alam mo yung parang makakadagdag ng bigat sa bag mo. Bagay ito sa mga taong Marcelan sa baso. Kasi ngayon is pandemic, o di ba? Or we never know, yung ginagamit mo palang baso is meron palang sakit yung tao na yun, like HEPA or hepatitis. May tendency na baka mahawa ka dun sa sakit niya, which is mas mabuti na lang talaga if meron kang sariling baso na kagaya nito. Or kung wala kang ganito, is just magdala ka na lang. Ayan. So, yung disadvantage naman o yung ayaw ko sa item na to is since na collapsible siya, oops, nahulog. Collapsible siya. So, may tendency talaga kapag hindi mahigpit yung pag-collapse mo dito or pag-ganyan mo is makulapse ulit. Ganyan ng ganyan. So, may tendency kapag uminom ka ng tubig tapos hindi mo nahigpitan to, itong parang lock niya, is yung tubig is
magsispread. Ayun. So, dapat talaga, doble ingat lang talaga when it comes sa paggamit nito. Kasi, sobrang sensitive niya, guys. Pero, para sa akin, parang hindi naman siya. Sa akin lang. Pero sa iba, yung mga comment na nakita ko is, madali daw nag-collapse yung baso nila nito. So, sa akin naman parang hindi. Pero may tendency pa rin na we never know. It's just dobling ingat lang talaga. Kapag uminom ka ng tubig, just hawakan mo na lang ito dito sa itaas para iwas disgrasya. Ayun. So, isa pa yung di ka nagustuhan dito is yung amoy niya. Ayan. So, since na stainless steel siya, kagaya siya ng mga baso namin dito na stainless steel din, kapag bagong bili talaga, ganito talaga yung amoy. Parang amoy bakal na ganun. Pero wala naman siyang, ang tawag ito, yung bakal na nabubulok. Yung ganun. Wala namang kalawang, yung ganun. Wala namang kalawang dito. Maybe siguro ganito lang talaga kapag first mo siyang nabili. Ayun. So, bagay lang siya talaga sa mga emergency na mga situation like mga kung magta-travel ka, yung ganun, or mag-hiking ka. Pero kung gagamitin mo siya in daily lives use, I think hindi siya recommended. Hindi ko siya recommended. Yun lang. Kung meron ka lang pupuntahan. So, meron ditong tatlong, sizes eh. Yung small, medium, at large. Ito yung large. Yun. So, yun na naman po sa video na to. Thank you so much for watching. If you like this video, please don't forget to like and subscribe so that paratik yung updated sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. So once again, my name is Kimi Takahashi. Please keep safe always. God bless you all and see you again for my next video. Ingat kayo guys. And by the way, it's almost Christmas. I just wanna greet you advance Merry Christmas and a Happy New Year. Toast.